Yo, so mga kaliwires, so ngayon nagkakalibrate na tayo ng mga speakers na ilo-load natin sa ating Bluetooth speaker or yung 6-in-1 Bluetooth speaker natin. So, ito binabili natin sa Shopee na nabuo na na 3-way passive crossover or yung dividing network. Hindi ako satisfied dun sa binibigay ng mid-range niya. Kasi yung value nung ng filter capacitor niya, yan o. 6.8 100 UF, tapos itong isa is 4.7, nila kita yon, 4.7 100 UF din. So pareha sa mid-range to, ito yung sa Mylar, ito yung Mylar capacitor naman ito yung sa filter, kasi yung tingin ilalim mo yan o, di ba, pareha siyang nakatap sa mid-range to, so nakaparallel siya, so magiging value niya is parang around 11 point something na kasi 4.7 plus 6.8, 11.5. Yun na yung value na 100 volts. So ngayon nakasalang itong full range speaker natin na gagawin kong mid range. Kasi ito, maganda rin kasi medyo may bayo ng konti. Okay lang ko siguro kung ito yung stack niya, gagamitin natin sa mid range yung sa radio yung likod, na parang tweeter na rin yung tunog nun eh. Pero ito gusto ko kasi may diin at may magandang sigaw rin. Kaya tataasan natin yung value ng filter capacitor. So meron tayo ditong siniris natin. Wala kasi mabiling yung 50 UF na 50 volts. So yung dalawang 100 UF siniris ko para maging 50 UF lang siya. Kasi kapag series divided by 2, kapag naka-parallel plus naman siya. So itong 100 UF magiging 50 UF na lang yan. Tapos meron din tayo ditong 33 UF. Ayan, maganda rin sa mid-range to. Ayan, 100 volts. Pero pag-compare natin kung alin saan ako masasatisfied, kung dito sa 33 UF or sa 50 UF. So play tayo ng music. Ayan, nakakonnect na yung mid-range. Mid-range lang yun sa atin. Naka tabit. So play lang tayo ng music. Loving your Spotify free experience so far, you can always discover. And now playing techno remix para may konting bayo. So yan, itatap natin itong dalawang capacitors. So kukumpir natin. Pag matlanin nyo yung tunog ah, tsaka yung konting galaw na rin ng konting meron. Ito yung 50 UF. Jumper na lang muna natin para hindi tayo tanggal balik. Batay sa observation natin, mas makapal talaga yung tunog niya dito. So, i-bypass natin sa dividing network para madidigyan yung tunay na tunog niya na hindi dumaan sa passive crossover. Teka lang, kakalasin lang natin. So, ito na yung tunog ng pagka-full range niya. So yan, wala lang kasi hindi naka-sealed o hindi nakalagay sa box, kaya hindi ganun bigitodo yung boses sa harap. Pero maganda rin naman talaga siyang gamitin yung full range, kaya ito gagamitin ito nga talaga siyang as mid range na lang. Kasi meron naman tayong woofer na maganda klase naman ito, para pati makuha natin yung
makuha natin yung 4 ohms load dun sa car stereo. Kasi 4 ohms to, 4 ohms din kung ano nito, woofer na yan. Kapag pinaralal natin yan, 2 ohms load na. So, kailangan natin ng passive crossover para may tama yung kanilang impedance load dun sa ating ano, car stereo. Para syempre, tumagal yung car stereo natin. So, ito naman yung gagamitin natin dun sa... Ito yung gagamitin natin sa front. Yan. Yan, 3-way na yan. Ito naman yung gagamitin natin sa rear channel. Kasi, 4 speaker output meron ng car stereo, di ba? So, tingin ko... Kasi nga, mas maganda talaga kung full range talaga. Hahanap ako ng mas malaki pang capacitance ng ano, filter capacitor. Or pagsamahin ko na lang pala ito. Yan, para kumapal ka pa. So, teka lang. Hinangin lang natin tapos pag-compare ulit natin yung tunog. So, yan nakakabit na yung ating 33UF na 100 volts. So, yan. Tinanggal ko na isa. Play ulit tayong music. So, pag-compare ulit natin kung magpa-parallel pa kung isang 33UF or isang 50UF. Play ulit natin music. Pag-compare ulit natin talaga kung ano yung mas tama. So parang mas magandang itong 50UF na yung i-pair natin dito sa 33UF. So wala kasi ako mabilan ng mga capacitors dito sa amin eh. Gusto ko sana talaga ilagay dito yung 100UF para talagang may bayong-bayo siya. Eh, siguro ito na nga lang. Itong 50UF yung ilagay natin para matay natin yung gusto nating ilabas na frequency nito. Kasi nga full range speaker yan na marapat lang talaga na mailagay natin dun sa tamang ano niya, frequency response. Di ba? In addition pala mga daywires, baka may magtatanong pala na bakit mababang value na 50 volts lang or 100 volts lang, baka maputo ka tayo ng capacitors. Ang player na gagamitin natin, or amplifier pala dito, is yung car stereo, napakababa lang ng voltahe nilalabas niya. So kahit 50 volts lang, hindi niya kayang putukin itong ano nito, filter capacitor nito. Kaya okay lang, very safe lang yan. Ayan. Pinag-tandem na natin itong 33UF at saka itong 50UF. Ayan. So ito na yung output niya na palit na. Remember how we lost that till we cried. At the most stupid things like we were so high. So labas na labas na yung pagka mid-range niya, yung pagka pagsigaw niya compared dun sa itong mga capacitors na gamit natin, ha, masyadong mababa yung value ng filter capacitance niya na 6.8 at saka isang 4.7. So patuloy lang ito butok sa aking YouTube channel. At sa mga bagong viewers, please subscribe and pakiclick na rin yung bell button para maging updated kayo sa aking mga binablog. Para ayan, ito na yung ginagawa natin, ano, kinakaligate na nga natin lahat ng speakers. So ito yung pinakang control button para sa ating video. Okay, ito yung switch power, yan, AC-DC, yan. Lapit na yan, konti na lang. Salamat sa patuloy yung pagtutok.